in the contest for governor, May 9, 2022 national and local elections. Ramon Guico III of the Nacionalista Party. Ganito kalakas ang palakpakan at hiyawan matapos iproklama ng Provincial Board of Canvassers si Ramon Monmon Guico III bilang ika-30 gobernador ng probinsya ng Pangasinan. Tinalo niya ang kasalukuyang gobernador na si Amado Pogoy Ispoon III. Matapos ang proklamasyon, kasamang iba pang pinuno ng Team Aguila, sinagot nila ang aligasyon ng Team Abante Pangasinan Ilocano o API na nagkaroon daw umano ng dayaan. The facts and figures of glaring massive cheating are very obvious. The concerted efforts of the pseudo-political bigwigs in the province aimed at destroying the Espinos and their allies who are in power unfolded this electoral process. Our incumbent governor, Amado Pogoy Ispoon III, who is eyeing his third term based on COMELEC tally, lost by a historical margin. Unbelievable, I must say. Hindi po kapanipaniwala. We say this because we have persistent complaints and documentation of PICOS and VCM machines manipulations. Hindi rin namin mapapalampas at ang lantaran at garapalang pandaraya kagaya ng nangyari sa bayan ng Bayambang. We have numerous supporters in Bayambang and we are gathering sworn statements from voters because it is impossible that we lost in that municipality 18-0. We believe that this is the handiwork of an IT operator who is an incumbent mayor. Masyal lang noon yung kalabang ko noon, dala-dala tatlong duwende, pagkatapos pakaway-kaway lang kagaya ng ginawa ngayon dito sa eleksyon na ito nakaraan. We want to tell you that Mark Kohanko just arrived in the 2nd District, dito po specifically Lingayen, more than a year ago. May kitlang isang taon siya rito. He does not speak the dialect, Ilocano or Pangasinan. Naglalakad siya dito, pinobserbahan ko yan. Naglalakad siya rito kumisan sa baywag, daladala yung aso. Wala mang bumabati sa kanya. Nagmotor kay dyan, nung ano, wala namang mga tao dyan sa kalye, wala namang namamansin sa kanya, ni hindi nagmi-meeting dito, ni wala silang mga meeting sa mga barangay natin, ni hindi siya nakit sa mga barangay, mga mangilang ilan na napunta lang niya. Okay? Nanalo siya ng malalaki sa mga barangay na hindi siya nakita kahit minsan. May mga factors tayo inobserban dyan. Number one, yung survey. Nagpalabas sila ng survey lang dyan, yung gawa nilang survey dun sa online survey. Tayo po nagpasurvey tayo ng 3 beses. Pinakuha bang nakuha ni Gupogi sa mga survey po natin, 64. 32 po yung kalaban niya. Undecided po yung iba. Ganun din si Jumel. Pinakataas pa ni Jumel, 70. Pagkatapos hanggang 28 lang po yung si Marco Juanco. Okay, ba nun po mga trends na nangyari, kaya hindi po kayo maniwala na matatalo yung daong bata. At saka si Gumpogi po, nag-ayuda po yan, gumigising na madaling araw, sinasabihan ko pa siya, padala mo na sa tao mo yan, siya mismo ang pupunta sa mga barangay, sa mga tao, siya mismo, hindi pa, ibang-iba naman makita ako doon sa kanila. And I think some of the barangay captains were here now that, na ilang beses siyang nabigay ng mga ayuda, pagkatapos pupunta pa, ganun din po si Jumel. So nakita nyo itong dalawa nito, na anak ko, hindi dahil anak po sila, sa mga barangays natin at ina-appreciate nila yon. Ngayon ang nangyari, natalo sila sa mga barangay na pinupuntahan nila. Samantalang hindi man nila nakita doon, itong mga kalaban nila na napunta sa mga barangay na yon. Good morning to everyone.
The eagle has landed. Sinagot naman ng Team Aguila ang mga aligasyon. Naikot ba nila yung 231 barangays ng distrito? Naikot ba ni Governor yung 1,333 barangays? O natapatan niya ba yung 1,200 barangays ni Governor Monmon? Tingin ko po hindi, kasi marami pong hindi nila napuntahan. So sa effort po, wala po kami. Nagigising po ako alas 4 ng umaga para nasa barangay po ako ng 6 o'clock. Ganun din po siya. Nagagawa ba nila yon? Lumalakad po ako sa Baywalk. Hindi para mangampanya. Para po mag-exercise ako. Fitness. Dala ko po ang aking aso dahil anak po yan eh. Yung mga anak ko, malalaki na. May sarili-sarili ng buhay. Dala po ako, nagdadala po ako ng plastic bag sa bulsa ko para pag dumumi ang aking aso sa Baywalk, pinupulot ko po yung dumi at tinatapong ko po sa basura. So, kakaway-kaway lang ako, kasama ko po yung maliit na tao, nanalo na tayo. So, walang pandaraya yun, gaganon lang ako. Nanalo na. Ibig sabihin, you have captured the imagination, the trust of the people of Pangasinan. Naniwala sa iyo. Siguro naman siguro, ay mas kapani-paniwala ang itsura ni Monmon. Ayun siguro ang na-instill natin sa ating mga kababayan. So, hindi issue yung pandaraya dito. Sa kanila na rin po nang galing. Na ang Aguila, kahit kumaway lang at makipag-fist bump sa ating mga kaprobinsya, makita lang tayo, marinig lang tayo magsalita. Nagtitiwala na sila, nagko-convert na para sa atin. So, yun lang siguro. Imagine, I have covered more than 1,200 barangays. Nasa bawat baba po namin, mababa po yung mga 300 tao, 500 tao. Meron, I would say, nasa 1,000 pa yung tao eh. So, imagine yung 1,200 na yung naikot ko. At yun yung average number ng mga audience. Imagine kung ilan yung, you know, yung nagtiwala sa iyo na nakita ka lang at nag-hope na sana may bagong administration ang Pangasinan. Giit ng Team Aguila, susi ng kanilang panalo ay ang magandang samahan ng grupo. Pinag-aralan din daw nilang maigi ang estratehiya at organisado ang pangangampa niya. Higit sa lahat, ayon kay Kiambao na binansagang godfather ng Team Aguila, kalidad ang kanilang mga kandidato. What they call this? Espino fatigue. Pagod na siguro tao. 15 years is more than enough. And they have not provided the required public service. Siguro, hindi satisfied ng tao. Pinag-aaralan pa ng Team API kung ano ang kanilang magiging legal na aksyon kaugnay sa resulta ng halalan. Giit naman ng Team Aguila, tanggapin ng Team API ang kanilang pagkatalo. Ren De Guzman para sa Luzon Headlines.